Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno. Hilingin natin na tayo'y maliwanagan at ating matuklasan ang tunay na makapagbibigay sa atin ng kagalakan, kapayapaan, at kabuuan sa buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, hilingin natin ngayon ang awa ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamu ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong binibigay. Sa katauhan ni San Luis Gonzaga ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagkapakasakit sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagkapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdalinis. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Okosiyas, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Oas, na anak ni Okosiyas, ay naitakas ng tiya niyang si Yosaba, na anak ni Haring Huram, at kapatid ni Okosiyas. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid, kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinagong 6 taon habang si Atalia ang nanggahari sa lupain. Nang 7 taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Hoiada ang pinuno ng mga kriteyo at ng mga bantay sa templo at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat na inuutos sa kanila ng saserdoteng si Hoiada. Isinama nila kay Hoiada ang kanikanilang tauhan, pati yaong hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Hoiada sa mga kapitan ang mga kagamitang ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ng Panginoon, at bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar.
nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga. Sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari, inalabas ni Huwaida ang prinsipi. Kinurunahan niya ito. Inaabot ang aklat ng kautusan. Binuhusan ng langis at itinilagang hari. Pagkatapos nagpalakpakan sila at nagsigawan, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakitindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at ang mga taga-ihip ng trumpeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trumpeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking kataksilan." Inuutos ni Huwaida sa mga kapitan, "Ilabas ang babaeng iyan at patayin, pati ang sinumang susunod sa kanya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon." Siya'y sinunggaba nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkaraan noon, siniriwa ni Huwaida ang tipa ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao'y nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak, pati ribolto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan, na saserdote ni Baal, at si Huwaida ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinili ng Panginoon maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Panginoon maging tahanan ang Siyon. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habiling, isa sa anak mo ang gagawin kong hari upang mamahala matapos na ikay pumanaw sa lupa. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Kung maging tapat ang mga anak mo'y sa bigay kong tipan, at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang magaharing walang katapusan. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Poon na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Yaong kaharian niya ay uunlad at mananagana. Ang kaaway niya'y manganga pahiya. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Magsitayo na po ang lahat. Thank you.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may makapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Doon ay walang maninirang tanga at kalawang, at walang makapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo'y kadiliman pala, napakadilim niyan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na naisumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mula nung ako'y dumating dito sa Quiapo, napansin po ng mga kaibigan ko na nagsasalamin na ako. Kaya sabi na, "Father, lumabo ba ang mata mo sa Quiapo?" Isa lang ho ibig sabihin ng tumatanda na rin ho ako. At napakaganda ng sinabi ng Panginoon ngayon, ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw daw ang mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit ang mata na tinutukoy dito ng Panginoon ay ang puso. Ang puso daw natin ang sana maliwanagan. Kaya't sabihin mo nga sa katabi mo, maliwanagan ka na sana. Ayan, mukha bang nagdidilim ang paningin ng katabi mo, no? Maliwanagan. Lahat po tayo dito may hinahanap sa buhay. Kaya nga, napadpad ka siguro ngayon dito sa Quiapo, may dinadasal ka, may hinahanap ka. Kaya't magandang suriin sapagkat ang dinadasal natin, ang hinihiling natin, ang talagang hinahanap natin sa buhay. Kaya't ang unang tanong ngayong araw na ito, anong hinahanap mo sa buhay? Ano yung hinihiling mo sa Poong Nazareno na sana matuklasan mo na at matanggap mo na sa buhay? Naghahanap ka ba ng kalusugan, kapanatagan, kapayapaan? Naghahanap ka ng trabaho, love life? Naghahanap ka ng makapagbibigay sa iyo ng maayos na kabuhayan? Wala pong masama doon, kaya nga, ganun na lang katindi ang debosyon natin sa mahal na Nazareno. Dahil naniniwala tayo, malakas ang loob natin, kumpiyansa tayo na yung hinahanap natin sa buhay, ipagkakaloob niya sa atin. Na yung hinihiling natin, ibibigay niya sa atin. Amen?
ang naniniwala na ipagkakaloob ng Pong Nazareno ang kanilang hinihiling at tinahanap, itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Pero mga kapatid, ingat lang po dahil hindi lahat ng hinihiling natin ay marahil ipagkakaloob niya. Pero may tiyak siyang ipagkakaloob sa atin. Sapagkat may mas malaking biyaya na gusto siyang ipagkaloob sa atin. Kaya nga't kung ang unang tanong ko kanina, anong hinahanap natin sa buhay? Ang ikalawang tanong ko po na sana pagnilaya natin, yung bang hinahanap natin, madadala po ba natin sa langit? Yung hinihiling mo ngayon na ibigay sa'yo, madadala mo ba yan sa langit? O baka maiiwan mo lang din yan dito sa lupa? Kaya nga't nagbabala ang Poong Nazareno sa Ebanghelyo, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito may sisira dyan, kukupas din yan, mauubos din yan, makukuha din yan. Hinahanap mo ba lagi pera? Lagi mo nalang bukang bibig, pera, kapangyarihan, yung mga bagay-bagay lang dito sa lupa, madadala ka ba niyan sa langit? Sa katunayan, hindi nga lang madadala sa langit, makapagbibigay ba talaga yan ng tunay na kaligayahan sa buhay? Sabi nga daw po, ang pera, pwede kang ibili ng napakagandang kama, magarang kama, malambot na kama. Pero hindi raw mabibili ng pera ang himbing na pagtulog. Marami po kong kilala, ang ganda-ganda ng kwarto. May pailaw pa, may sound effects pa. Ang lambot-lambot ng kama ng unan, hindi makatulog. Dami kasing kaaway. Takot na takot, baka manakawan. Takot na takot, baka malugi ang negosyo. Ang daming inaalala. Nabili nga ng pera yung kama, pero hindi naman mabili yung tulog. Samantalang paglabas ko dyan sa Plaza Miranda, dyan sa Micaredo, makikita nyo, karton lang, sa semento pa nga nakahiga, ang himbing-himbing ng tulog, naghihilik pa. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kung tulog yan, sabihin mo, mapalad ka, nakakatulog ka ng mahimbing. Yung ibang tao, kailangan pang humiga. Ikaw, nakaupo lang, tulog na. Pero totoo po yun, di po ba? Ang pera, kayang bilin. Lahat ng masagana na pagkain. Makakapunta ka pa sa lahat ng mga buffet at eat all you can. Pero hindi mabibili ng pera ang gana kumain. Maraming tao, ang yaman-yaman, pipilitin mo pang sumubo. Samantalang iba sa atin, isang kurot lang ang ulam, only rice na ang katapat. Ang gana, kahit asin lang ibudbud, kakain at kakain na. May mga mabibili ang pera, pero hindi lahat kaya nitong ibigay. Kaya kang ibili ng pera ng malaking bahay, pero hindi mabibili ng pera ang isang mapayapang pamilya. Laki-laki nga ng bahay nyo, di kayo nag-uusap, di kayo nagkikita. Dami-dami nyo ang pera, nag-aaway naman kayo tuloy magkakapatid. Kaya minsan, nung naalala ko, biniro ko ng lolo ko, wala akong iiwan sa inyo para hindi na kayo mag-aaway. Aanin natin yun. Kaya ang tanong, mahalaga po to, mga kapatid. Yan bang hinahanap mo,
Yan bang hinihiling mo? Madadala mo ba yan sa langit? Yang kapangyarihan. Sa langit, walang presidente, walang senador, walang father, walang bishop, walang donya. Dito lang yan. Iiwan mo rin dito yan. Kaya't ang pangatlong tanong na mas maganda rin nating pagnilayan, kung anong kanina, anong hinahanap mo? Madadala mo ba yan sa langit? May mas mahalaga raw na tanong, madadala ka ba niyan sa langit? Yun po ang mas mahalaga. Yun ang tunay na himala ng Nazareno. Hindi lang yung maibigay yung inihiling ninyo. Sapagkat ang gusto ng Nazareno, yung ibibigay niya sa inyo, makatutulong mapalapit sa Kanya. Makatutulong makapagdala sa atin sa langit. Makatutulong maghatid sa atin ng kaligtasan. Kaya hindi pa tapos ang biyaya. Huwag niyo sabihin, ay, ibinigay na ng Nazareno yung dinadasal ko. Round 1 pa lang po yan. May kasunod pa yan. Sapagkat ang nais niya, yung ibibigay niya sa atin, makatutulong sa atin magpalapit sa Kanya. Makatutulong sa atin maging mabuting deboto, mabuting kapwa, mabuting Kristiyano. Kaya nga sabi ko kanina, huwag din tayong agad manghinawa kung ibang ibinigay sa atin ng Nazareno. Hindi siguro yung hinahanap mo, hindi yung hinihiling mo. Pero kung yan ay pinahintulutan niyang maibigay sa'yo, isa ang tiyak, makatutulong pa rin iyan sa iyong kaligtasan. Makatutulong iyan para lalo kang maging mabuting tao. Kaya ang mas mahalagang dasal natin, mga kapatid, hindi lang, Panginoon, ibigay niyo po yung hinihingi ko. Kung hindi, Panginoon, kung ano man ang ibigay mo sa akin, makatulong ito, makapunta sa langit. Makatulong ito, makapagpalapit sa akin sa iyo. Siguro nga, hinihiling natin kalusugan. Pero, naging malusog ka nga, lumakas ka nga, nagbago naman ang ugali mo. Hindi yan ang tunay na biyaya. Meron pong ibang taong kakilala ko, hindi nga siguro sila gumaling. May sakit pa rin sila. Pero dahil sa sakit na yan, lalo silang naging mapagtiwala sa Diyos. May nagkasakit nga sa pamilya nila, lalong nagkaisa yung pamilya para magtulong-tulong doon sa may sakit nilang kapamilya. Hindi nga naibigay yung posisyon, yung promotion na iniling niya, pero lalo siyang naging responsableng ama at asawa. Kaya nga ang tanong, madadala mo ba yan sa langit? Madadala ka ba niyan sa langit? Kaya pwede rin naman po na ipagkaloob sa atin. Hindi ko sinasabing masama ang pera. Pero ang pera hindi mo madadala sa langit. Pero sana yung perang yan makatulong sa iyo makapunta sa langit. Kaya nga yung iba, dito sa Quiapo, alam ko po maraming ganyan deboto. Nagpapasalamat, pinagkalooban ng biyaya. Kaya anong ginagawa nila? Tumutulong sila sa mga mahihirap. Tumutulong sila doon sa ating iThursday, yung feeding program natin. Kahapon po, may lumapit sa akin. Sa katunayan, napakasimple lang ang itsura, nakachinelas lang ako, nakashort. Sabi niya, Father, sinagot po ng Nazareno ang dasal ko. Kaya, pwede po ba ibahagi ko to para makatulong pa sa mga marami pang mahihirap? Yun ang tunay na kayamanan. Yung kayamanang madadala mo sa langit
yung kayamanang magdadala sa iyo kay Kristo sa kanyang kaharian. Kaya't mga kapatid, sa misang ito, ito po yung ipagdasal natin na wag lang sana ipagkaloob yung hinihiling natin. Dahil pag hindi tayo nag-ingat, kahit yung ipinagkaloob sa atin, baka yung pamagpahamak sa atin. Umangat nga ang buhay mo, yumabang ka naman. Nung yumaman ka, doon ka dumaming chicks. Mabuti pa nung wala kang pera, hindi ka makapag-chicks, hindi ka makapagsugal. Nung wala kang posisyon, mapagkumbaba ka. Nung wala pa yung hinihingi mo, lagi kang nasa Quiapo. Kaya sana po mga kapatid, yung hinahanap natin, madadala natin sa langit at magdadala sa atin sa langit kasama ni Jesus Nazareno ang ating tunay na liwanag at kayamanan. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami. May mga hinahanap po kami sa buhay. May mga hiling po kami sa inyo. Nawa ang aming hinahanap at hinihiling, madala namin sa langit. Hindi lang yung nauubos at naglalaho dito sa lupa. Patawad po kung minsan nabubulagan kami nang mas ninanais namin yung biyaya lang ng lupa. Samantalang ang tunay mong biyaya ay yung makapagpapalapit sa iyo, makapagdadala sa amin sa langit at sa iyong kaharian. Kaya nga't mahal na pong Jesus Nazareno, kung ito po ang inyong kalooban, ipagkaloob niyo po ang aming dinadasal. At kung ano man po ang ipagkaloob niyo sa amin, matanggap namin ito nang may maluwag na kalooban at matibay na pagtitiwala. Sapagkat alam namin, anuman ang iyong pagkaloob, ito ay makatutulong sa amin makapunta sa langit at mapalapit sa iyo. Sapagkat wala nang hihigit pa na kaligayahan at kayamanan kung hindi ang makapiling kayo sa iyong kaharian. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, hinahamon tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Ituon natin ang ating puso sa kalangitan sa ating pananalangin at ang ating tugon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang simbahan naway gawing malaya mga kalalakihan at kababaihan sa pagkaalipin sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahalagan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga politiko at lingkod pangmamamayan naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmay-may-ari na mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga pinagkaitan ng mga bagay sa mundong ito naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtotoo ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan. Manalangin tayo.
Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala, manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Tahimik natin ngayon idulog ang iba pa nating kahilingan at ipagdasal natin na yung mga hinihiling natin makatulong sa ating kabutihan at kaligtasan. Ama namin sa langit, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya araw-araw ng aming buhay. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo kami makadulog katulad ni San Luis na nararamdam lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal, upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon kinagagalak namin may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay, ang athangan mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingang aming ngayong nalilingon. Dito mo rin nais na kami makarating at pumantong. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh,
Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalo na si Jaime Cardinal Sin, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo'y mga anak ng Diyos, ang makapiling si Jesus Nazareno sa langit, ang pinakabiyaya at gusto niya sa atin. Kaya tayo ngayon ay umawit at tumawag sa ating Ama sa langit. Thank you.
Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami nabubulagan lamang ng mga kayamanan dito sa lupa, nakakaligtaan namin ang tunay na kabutihan at kaligtasan. Liwanagan niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang tunay na liwanag at kayamanan. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Announcement. June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo, at ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na 12-15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa 3:00 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan, at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na 4:00 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis Gonzaga sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapaayos, paglinis ng simbahan, at sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pangayuda, ang simbahan ng Quiapo, ang isa sa mga unang tumutugon sa mga nasalanta, nasunugan, at mga parokya at kumbento na may mga programa para sa mga mahihirap. At gaya ng narinig nyo po kanina, June 24 po ay fiesta ng Quiapo din. Hindi lang January 9, sapagkat ang ating simbahan ay hindi lang dambana ng Poong Nazareno, kung hindi parokya ni San Juan Bautista. Kaya't ang tunay na deboto ng Poong Nazareno, deboto din ni San Juan Bautista, pinsan ni Jesus Nazareno, pinakadakila sa mga propeta, sapagkat siya ang naghanda sa pagdating ni Jesus Nazareno ang ating tagapagligtas. Kaya kung may oras po kayo sa Lunes, simba po tayo dito sa Quiapo. Fiesta din natin sa Quiapo. Huwag kayong mag-alala, hindi magseselos ang Nazareno dahil malapit din sa puso niya si San Juan Bautista. Kaya advance happy fiesta din po sa ating lahat. Ang tunay na biyaya ng Poong Jesus Nazareno ay yung madadala natin sa langit at makapagdadala sa atin sa kanyang kaharian sa buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalalahanin nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang liwanag at biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.